What is up? Welcome back to another reaction video. We are at episode 9, 10. Kalimutan ko po. Pero we're back consistently. 4 episodes na yung nagagawa natin, 4 uploads na yung nagagawa natin. Pang 4 na to actually, no? Pang 4. Puta na. Kalimutan ko talaga. And for today's video, and by the way nga pala, sa mga hindi pa alam kung paano nag-work yung reaction video na to. So basically, kung gusto nyo sumali, magtatag lang kayo sa akin ng isang calisthenics combo nyo, either statics, dynamics, freestyle, or kahit basic span. As long as proud kayo sa progress nyo and gusto nyong reactan ko sa video na to, and gusto nyo mas madami makakita sa page nyo, just message me on TikTok. If hindi ako makapag-reply, just post a video, the video that you want me to react to, with using hashtag AdiKasit. And for today's video, meron na naman tayong mga mamaw na athlete na re-reactan for today's video. So hindi ko alam kung nakafocus pa sa akin yung camera. Medyo fresh tayo ngayon, nakapag-prepare tayo sa video na to. So without further ado, let us start reacting to the first athlete. Again, sa laptop tayo magre-react para kitang-kita ko kung pangit ba yung form nyo, kung maganda ba yung form nyo sa mga gagawin nyo na skill. Let's go. Okay. Oof, clean. Smooth. Gengar. Double. Shrimp flip, taas! It's okay? Very clean. Wait lang, before natin proceed yung video, isa nga pala yung Baguio. Sa goal destination namin na mapuntahan, probably this year or next year, kung hindi man kaya this year. And gusto ko rin makapag-freestyle and makasama mag-freestyle dyan si Lito, no? And yung mga ibang Baguio athletes. So shoutout sa mga ibang Baguio athletes. Hopefully, makadayo kami this year. If hindi man kaya this year, baka next year makadayo kami dyan. Kasi gusto ko rin mag-content dyan actually, no? And mapanood ng live yung 720 ni Lito, which is yun yung inaabangan ko ngayon. Dislocate. Medyo lumayo, pero okay. Ayan na! Grabe! Off! Nabitin sa aliyot. Okay. Grabe. Double 360. Lakas! Gengar! So fucking clean, bro! Dislocate! Tornado! Okay. Bar spin! Bro! Siya rin napagod eh! Grabe, bro! So, grabe yung combo na Lito. Yung una niyang ginawa is more on yung flows niya, no? Actually, nagagandaan ako sa flow ni Lito, no? Pero, tulad ni Lito, isa rin ako sa nagkulang dati sa, well, hindi pala dati, up till now, ako naman, ako, nagkukulang pa rin ako sa statics, ano. So, kung sumasali ka ng mga competition dito, maganda na yung dynamics mo, actually, malinis na yung 720 mo, malakas na. Siguro more consistent lang sa catch, kung mas makakatch mo siya ng mas consistent sa competition, plus sasamahan mo ng yung mga statics mo ngayon. Actually, pakita ko nga yung statics ni Lito ngayon. May statics siya ngayon eh. Actually, nagtatraining yata ng Maltese ngayon si Lito, so. Woo! Wide planche pa rin, pero maganda yung form, maganda yung protraction, maganda yung hips. Ito, mas wide. Pamaltis na actually, no? Tingin ko kuha niya this year to. Malinis, malinis yung form niya. Medyo mataas lang yung legs. Oh, hindi, tama, okay. Tama lang. Protraction lang, a little bit more. Imagine, kung na-catch mo yung 720 tapos tumira ka ng Maltis sa high bar, bro, very strong combo. Grabe, ang mamaw nito sa dynamics. Medyo nabitin lang ako sa alley-oop kanina, no? Siguro nung sumabit siya, which is ako rin naman, nabibitin ako sa alley-oop. Hindi naman tayo perfecto, syempre. Ako rin, pangit pa yung alley-oop ko. Nabitin lang siya sa alley-oop kanina, and ang linis ng Gengar niya, yung double 360, ang taas, ang ganda ng flow, actually, no? Yung 720, grabe. Si Lito na yata yung may isa sa pinakamataas na 720 dito sa Pilipinas, ano? Yung kay Anton Lay kasi, so shoutout kay Anton Lay, taga Davao. 720 ni Anton Lay is more on sa bilis siya bumabawi eh, tapos sa legs eh. Yung kay Lito, more on mabilis, pero mas mataas yung 720 niya, mas binabawi niya sa height. Shoutout sa dalawang athlete na to, napakamamaw. Lito, napakalinis ng dynamics mo. Maganda sigurong lineup to, maganda-gandang matchup to kung sila man yung magiging magka-match sa nationals na competition this December. So shoutout kay Lito, iba talaga mga calisthenics athletes na galing Baguio. And speaking of Baguio, we have another athlete from Baguio. Ito naman is si Junas. Junas, ito yung nakakwentuhan ko sa ano, no? Sa swab. Full planche, Pelican. Pelican, oh! Grabe, kaya na eh. Full planche, konting baba pa ng legs.
Yes, malinis. Okay. Kumping baba pa. Lakas, grabe. Straddle planche. Straddle planche yung malinis, ano? Grabe. Bro! Yung Pelican, full planche po siya, bro. Kung maibababa niya pa ng konti, tingin ko kaya mo pa, bro, ibaba yun, eh. Shoutout kay Junas. Kung naibaba mo pa ng todo yun into parang back lever Hefesto, bro, napakaganda tingnan nun. Pero sa ngayon, syempre, alam ko naman na mahirap yun. Alam ko na medyo matagal-tagal makuha yun. Medyo mahirap i-training. Grabe na, bro, yung level mo. Yung full planche mo siguro, konting baba pa ng legs, konting baba pa ng hips para ganyan yung itsura. Para mas maganda tingnan sa competition kung sasali ka man. Again, hindi ko naman kayo pinipilit sumali ng competition, pero yung ruling ko kasi dito is based on sa mga competition sa ibang bansa kung paano yung point system nila, kung ano yung clean na form according sa kanila. Tingin ko kaya mong gawin is straddle planche na Pelican push-up dyan sa dip bar. Tingin ko kaya mong gawin yung bro, yung straddle planche version. Ano? Kasi yung straddle planche mo malinis, yung full planche push-up mo malinis, yung planche press mo, maganda yung pagkaka-press mo, pero yung pangalawang press is medyo nabitil na ng konti sa baba, pero kung ibababa mo pa ng konti, and then iaangat mo. Alam kong mahirap, pero yun lang naman para sa akin lang naman to, yun lang naman para mas luminis. Tignan yung form mo. Grabe, ang tinding banat niyan sa statics competition. Mamaw, bro. Respect to all the Baguio athletes. Again, grabe, ang lalakas nyo. Grabe kayo mag-training. Kung mga gusto mag-follow kay Junas, ito yung TikTok page niya. Make sure to give him a follow because he fucking deserves it, in my opinion, of course. And then, next up is... Ito naman, static athlete din. Pero taga Marikina naman siya. So, shoutout dito sa athlete na next natin. Malakas din to. Si Jeros. Jeros static. Let's see what you got, bro. Front lever. Front arm. Bro. In front lever pull-ups. Hindi nga lang dumikit sa bar, pero bro. One arm front lever, tapos... into full front lever pull-ups kahit hindi dumikit yung bro. Grabe, ang hirap nung combo na yun. Into Victorian, one arm, Victorian yata yun. Tapos nakatouch yung isa. Solid, Victorian, Maltese! Holy shit! Maltese. Hindi ko alam kita yung form sa gilid, pero full planche, okay? Hindi ko rin masyadong kita, pero grabe, tumitingin pa. Maltese again. Kita ko yung protraction niya. Actually, mukhang maganda naman yung protraction. Yung legs niya siguro is medyo mababa, ano? Kasi medyo nakababa sa video. Pero ewan ko, kasi hindi ko rin masyadong ma-judge dahil naka-front view. Pero ang ganda tignan actually nung Maltese niya, no? Lakas, bro! May hold! Ayan, may side view na konti. Slow mo pa. Okay, Maltese yan, Maltese. Kasi medyo taas pa ng konti sa legs. Front lever touch. Into pull-ups. Grabe, nilalaro yung front lever pull-ups. Into press. Tapos one arm. Grabe. Into Victorian, bro. Front lever, full front lever. Front lever touch. Grabe. Into front lever pull-up. Grabe ka. Mamaw. Tapos full front lever ulit. Into archer front lever pull-ups. Konting taas lang sa hips. Pero syempre, pagod na nga naman, ano? Into full Maltese ulit. Jeros, shoutout sa'yo. Pinagpawisan ako sa combo mo, grabe. One arm front lever, bro. Ang linis. Pero tingin ko may ililinis pa yun, ano? Kasi yung form nung iba sa full front lever is magkadikit yung paa. So siguro, progression din yung medyo wide yung... Medyo magkalayo ng konti yung paa. Parang medyo pa-straddle. Pero sa ngayon... Ang linis nung full front lever, nung one arm front lever mo. Tapos into front lever pull-ups, bro. Like imagine, parang ang equivalent niyan is pinagod mo yung sarili mo. Tapos para ma-impress yung judge talaga, pinakita mo na kaya mo pa, bro. Lakas, ang lakas ng combo. Talagang kung power moves sa statics yung pag-uusapan, bro, isa si Jeros sa pinakamalakas na statics athlete dito sa Pilipinas, in my opinion. Yung full planche, hindi ko masyadong ma-judge yan. Yung full Maltese, medyo nakita ko yung form niya is... Medyo kulang pa ng protraction. Siguro kaya pang i-protract ng konting-konti, pero hindi ko naman alam kasi iba-iba ang protraction ng mga tao. Siguro kaya pang i-protract ng konti yun. More protraction sa likod. Tapos, more taas pa sa legs. Pero, syempre nga, sabi ko rin naman, baka mamaya nagpo-progress pa lang yung isang tao and yun pa lang yung kaya niya. Sa ngayon, okay naman na yung form. Tingin ko yung Maltese niya is around 7-8 out of 10.
And then, protraction na lang para maging 9. And then yung legs, taas ng konti para kapantay ng shoulder. Bro, automatic 10 out of 10 na yung Maltese mo. Yung front lever, yung archer front lever pull-up is maganda. Pero sabi ko nga rin, baka pagod na or baka nagpo-progress pa lang. Kung kaya mong isunod yung hips mo sa pull-ups, ang ganda nun bro. Pero sa ngayon, malakas na yung banat mo. And again, sa mga gusto mag-follow kay Jeros, ito yung TikTok page niya. Grabe, follow nyo. Mamomotivate kayo mag-training ng static. Especially ako, naka-follow ako dyan. And every time na nakikita ko yung combo niya, mapapatraining ka agad ng statics. Tulad ngayon, parang gusto ko na mag-training ng statics maya-maya. And then the next athlete, Rune Tenix. So shoutout sa'yo, Rune Tenix. We have Rune Tenix. Home workout lang din. Finger full lunge, bro. Woo, into press. Grabe. Ito, perfect yung form niya dito. Into press. Malinis yung press niya, okay. Baba pang konti. Okay. Malis. Wide lunge. Konting tulak ng hips. Okay. Yung finger full plunge niya is malinis actually, no? Kung isa-stable niya pa ng konti yung hold. Into press. Grabe. Bro, ang linis. Pero yung full plunge niya sa ground. Ito ah. Hindi ko alam kung ano mas mahirap. Ano. Comment down below na lang. Mas madali ba mag-static sa floor? Or mas madali mag-static sa parallels? Let me know in the comments down below. Kasi ako, personally para sa akin, mas nadadalian ako mag-static sa parallels kasi mas nagigrip ko. Mas may grip ka pala sa parallels kapag parallels yung gamit mo compared sa ground na medyo madulas ng konti. And kapag hindi magaspang yung semento na pinagtitrainingan mo, dudulas ka talaga and medyo mawawala yung power mo. Pero, ayun, just comment down below kung ano mas madali. Either floor ba or parallels. Enlighten me kasi ako, medyo baby pa ako sa statics eh, no? Especially sa mga planche na statics. Pero yung ground full planche press niya is malinis. Maganda. And then binaba niya ulit sa full planche. May hold. And then ito is somewhat wide planche. Pero pamaltis na eh, no? Wide planche din. Parang yung kajeros kanina. Arms locked out. Yung protraction niya, pwede na rin. Hindi ko lang alam, ano? Sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko alam kung pare-pareho ba ng protraction yung mga tao, no? Pero tingin ko kaya pang i-protract yung full planche niya. Tingin ko kaya pang linisin yung protraction. Tingin ko kaya pa niyang i-straight yung legs niya. Pero for now, I'd rate his planche, especially sa floor niya ginagawa. I'd rate that, lalo na yung finger planche. Yung finger planche, sobrang fan ako ng finger planche kasi parang zero gravity talaga kapag nagpa-planche ka ng ano eh, no? Edit nyo nga ako. Yung pa-planche ako naka-finger. Grabe. Ang lakas, bro. Ang linis ng finger planche push-up. More protraction lang, konting-konting protraction pa. Pero the fact na nakaya mong i-press habang nakaganyan ka lang sa daliri, naka-planche ka lang sa daliri, is already insane. And ang taas niyan sa competition. Ang taas ng points niyan sa competition, grabe. Press niya is medyo nagsabay na yung press niya. So kung titignan nyo rin sa video, talagang kayang-kaya niya nang i-press yung full planche. Yung wide planche sa dulo, yung parang pa-maltese na, tingin ko naman nagpo-progress pa lang din siya sa, ano, no, sa maltese. Ano. Bro, kung maiwa-wide mo pa ng konti, namatay yung camera natin. Pero yung comment ko sa wide planche is, sabi ko sa wide planche niya is, kaya pang i-wide ng konti yun, automatically, Maltese na yun. So yung Maltese kasi, ang basihan down nila sa Maltese, halos pantay na yung shoulder. So nag-research na rin ako guys para sure. So yung video na to is kay Victor Kamenov. Sinabi nila, sa Maltese to sa form to ng Maltese, na hindi daw need na sobrang protracted and hindi daw need na sobrang retracted yung scapula sa Maltese. So dapat daw neutral lang yung protraction mo sa Maltese. So kung hindi naman pala ganun ka-protract yung Maltese mo, tama lang yung form mo based on kay Andre La Rosa and Victor Kamenov. So nag-research din tayo syempre. So that means may correction tayo kay Jeros kanina. So tama lang pala yung protraction ni Jeros dito kasi naka-neutral lang siya. So itataas niya na lang yung legs niya para maging perfect form na yung Maltese niya. Pero bro, malapit ka na sa Maltese, ako na nagsasabi. Tingin ko this year kayang-kaya mo makuha yung Maltese. If not, next year, mas clean yung mga combos mo for sure, 100%. And sa mga gusto nga pala mag-follow kay Rune Tenix, ito yung TikTok page niya. Make sure to give this man a follow kasi ang lakas niya sa statics. Paano pa kung next year, next few months, is makapag-training siya ng mas consistent, mas malakas. Bro, may Maltese na yan, mas malinis na yung full planche niyan, mas maganda yung protraction niyan. For sure. And that is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Consistent na tayo sa upload. Madami rin nag-comment sa akin. Actually, may nag-comment sa akin ngayon, nabasa ko. Medyo consistent na tayo, Lod, sa ano, ah, sa upload, ah. Siyempre, natuto na tayo. Ayoko na rin tamarin sa upload. I mean, siguro tatamarin din tayo some
some days, pero syempre mag-upload pa rin tayo kahit ganun kasi pipilitin natin maging discipline. And sa mga gustong sumali dyan, again, just post a video, tag me and use hashtag AddyCastle alongside the post para mas mapansin ko. And if ever hindi ako mag-reply, just DM me or just send me the video you want me to react to. The following months, ang gagawin natin is kukuha ulit tayo ng na-reactan na natin tapos titingnan natin yung progress nila, kung ano yung nag-improve, kung meron ba nag-improve, and kung ano yung need pa i-improve. Looking forward ako sa mga mas malalakas na statics athlete, and I'll see you guys in the next one. Peace out. Much love.